Binuksan ko ang hub niya at saka yung butong bracket, mga guys. Diyos ko, sobrang hig ko kaya yung ginawa natin. Anilimpiwan. Tapos pinalitan ng bagong spring kasi nga nagluloy-loy na. O, diba? Nalimpyo na yun, iputa. Hello, mga morning sa inyo, mga guys. So, andi dito na naman si Maninoy ninyo nga gwapo. Ay, may brown tayo na isang unit. Siyempre, dahil medyo mahig ko nga siya, tingnan. Alilimpiwan natin ba? Ay, ang unit pala natin ngayong adla, mga guys, ay 26 na lucky bike. O, diba? Hindi siya babae. Lucky siya. Hindi puta. At dahil nga kailangan na nating limpiwan, mga guys, yung kanya nga, bainuslo ko muna ito. Harap likod, mga guys, tinanggal na natin pati nga yung kanyang butong bracket. Lilisulisuin muna natin dito, no? Akin na may ko kasi nabubudla yan si Maninoy sa spanner. Ah, spanner ba yung tawag doon? O, kita nyo? Nagluluad na siya, mga guys, ng lutak. O, pakita ko si Jesus Mariusip, sobrang kapal animal. Wow! Pakita nyo na nga, mga guys, no, ang kanyang lalagyan ng butong bracket ay sobrang damo talaga ng lutak. Bale, yung susunod naman natin, mga guys, na luba din ang kanyang pinyon. O, ay, sabihin ko sa inyo, mga guys, ang hapala ni Idol ay isa bulbiring. Ang sinasabi natin, bulitas type siya, bala. Bale, yung prehab niya, mga guys, ganyan din. Ah, bulitas din yan. O, kita nyo. Meron tayong special tools na ginamit para mabadbad o malubad ang kanyang prehab. O, ayan na. Dahil nakita nyo na nga, no, nahuk kas ko na ay nuslo natin ang lumang spring kasama yung pulse niya. Alright, pati harap, mga guys, sinuslo na rin para naman malingaw tanan. Oh my god. Sa pag-ukas pala, mga guys, ng kanyang EO, tinatawag nating axle, no? Dapat na meron tayong manifest na gamit. Yung ginamit ko dyan na sukat ay numero 15. Tapos yung sagwa niya ay numero 17. Ganyan tayo maglubad, mga guys. Kailangan talaga huwag nyong gamitan ng vice grip ang inyong axle. Kasi nga, pag maipit ng todo, sigurado pungil ang tread nyo, animal. Yes, balik trabaho na tayo, no? Balik, kita nyo naman siguro, nagpipisweet na tayo ng tubig-tubig. Ginamitan natin yung pressure water. Ay, pressure water ba yung tawag doon? Ah, basta, so pagkatapos, mga guys, no, inuslo na natin yung mga biring-biring sa kanyang butong bracket. At saka, kinuskusan ng toothbrush ba? Pero hindi ako nagamit ng toothpaste, ha? Kasi, pag binatangan natin toothpaste to, ay, hindi magbubukal mangyapon. Ay, ambot na lang gida. At dahil nga natapos na natin, ugasan na lang islangis, mga guys, ay magbabanlaw na tayo na tubig-tubig. Pipiswitan natin ito ng tudo-tudo para maglalabog ang mga ki-ki-yabla. Yambot na lang gid, ah. So, pansin ninyo, mga guys, no, sa mga pisa-pisa na ganyan, ay di ako nagamit ng sabon-sabon kasi nga, pag sinabunan mo ito, madali ito kapitan ng tuktok. Ah, kaya nga, kita nyo naman siguro, ginamit ko ay diesel o langis, mga guys, no, para hindi siya matamaan. So, ito na, balik tarbaho na tayo, oh. Nagkuha na ako, mga guys, ng mga bulbir. Tapos nilagyan natin na ang papadanlog ang kanyang butong bracket. At syempre hindi natin kinalimutan gamitan ng special tools, mga guys, no, para smooth lang ang pagsulod niya sa iya balayan. So ito na, natapos na tayo sa butong bracket, mga guys. Sunod naman natin ay tatakdan na yung spring sa kanyang prehab. O, ganyan tayo magkabit, mga guys, so pakinggan ninyo. O, tere, batian ninyo. Naguhuni na siya, no? Bali, sinunod naman natin, mga guys, ang pagtakod ng kanyang mga ball bearing na maliit tsaka malaki. O, kita nyo naman ang pagplastar natin, o. Smooth-smooth lang yan, mga guys. Tapos, paamanan tagamay nga ugot, ah, para naman hindi sa magtalang-talang o maglagan ba. Bebe. DJ, ah, arugin. Saka nagtatakot ako dyan, mga guys, ng pinyon, no? Ah, napansin naman ninyo siguro, hindi ko binuksan yung head parts niya kasi nga sabi ni Sir bago lang yung kabit ng head parts niya. Sabi niya sa akin ay hindi ko na daw kailangan buksan yun kasi nga bago pa. So ayun, mga guys, so natapos na natin sa pagtakot-takot ang kanyang mga bulbiring pinyon. At syempre nalagyan na natin ang bagong spring. Sinunod naman natin sa pagtakot, mga guys,
yung kanyang butong bracket, tapos crankset. Syempre wala yung ipde kasi nga tinanggal ni Idol, mabugat daw abaw. Animal. Tapos napansinin nyo mga guys, no, yung crankset pala ni Idol ay si Mano, tapos hindi tumatatanggal ang kanyang chinring kasi nga 3x type na, hindi removable ang kanyang chinring. Oh, ito na, balik na tayo bra. Nagtakod na ako ng chin mga guys, tapos tinakda natin ng pampadanlog, no, and lagyan pala ito. At dahil nalagyan na natin ang pampadanlog ang kanyang chin mga guys, no, ay nambiakambia muna ni Maninoy ninyo, tapos pinutulan natin ang kanyang kable at nilagyan natin ng silver na maes. Oh, ayan na, natapos na tayo dun sa kambiyada. Dito naman tayo sa Prino mga guys. Oh, tinugungan ko ng kunting uwil ha, para naman maganami blang iyang hawid la. So dahil natapos na nga mga guys, testing muna si Idol, oh, para naman malaman natin kung okay na pagabot ya. Gabarangisi na sa ate, malipay na siya. So malipay man sana kayo mga guys, no, hanggang dito na lang ako. God bless to all, paalam. Abaw ah. We'll be right back.